the perks of it. Anong na-accomplish mo nung pumirma ka ng 5 taong kontrata sa Cornerstone? Actually, wala naman pong contract sa Cornerstone. It's more on trust basis talaga, yung relationship. We treat each other as family. Nung in-acquire po talaga ako, kinausap po yung Cornerstone before. Pinresent ko po talaga yung sarili ko sa kanila. Kinausap po si Kares. Pero before the hand po kasi, when I was still dancing with my own group on school and Philippine All-Stars, pinaprepare ko na yung sarili ko. Once pumasok ako ng show business, ito po yung mga gagawin ko. So, binato ko po sa kanila. And then, they acquired me. And then, yun po. Doon na nag-start. Nag-audition ako sa Rock of Ages. Tapos na-discover ako ni na Sir Deo, ni na Direct Tonet. Hanggang nagsunod-sunod na po yung projects. Parang ganun po. So, Viva, nakagawa na yung pelikula? Sa Viva, recent lang po eh. Ngayon lang po ako talaga nakakatawid and all. Kasi, simula po pumasok ako sa... nakapasok po ulit ako sa ABS. Parang... siguro most na po yung ano eh, sobrang thank you Lord, pero most na po yung parang 1 month, 2 months ako nagpapahinga tapos may panibagong show. So I wasn't given the time to create films talaga. So ayun, kaya I'm very excited ngayon na meron akong chance mag-film. Siyempre yung pagiging anak ni Jose Manalo, advantage din. Oh, anong advantage at disadvantage? Actually advantage kasi, well, nakikilala ka ng tao. Pero disadvantage kasi ayokong makilala. Alam din naman to ni Daddy. Ayaw namin kasi talaga makilala na, uy, anak ka ni Jose Manalo. Mas gusto namin, are you related to Jose? Ganon. Kasi yun yung in-instill din naman sa amin ni Daddy. If gusto namin gawin talaga to, bahala kami sa buhay namin. Kasi gusto niya matuto kami on our own. Like nung isang example nga po talaga, nung sa Starstruck, nakapasok na ako doon sa top 20. Hindi niya pa alam na kasali ako. Anong season? Season 3, yung Nationwide Invasion po, Batch 3. Sino winner? Si Marky Shello po, tsaka si Jackie Rice, I think, yeah. Bata ka pa? Yeah, bata. Ang nakakatawa lang nun, kasi kala niya sumusundo na siya ng GMA. Tapos, hindi niya alam na ako pala yung hinahanap kasi nga susunduin na ako for Starstruck. So, medyo ano yun, accomplishment din sa akin kasi at some point, hindi ako nagre-rely dun sa pangalan ni Daddy. Anong reaction niya nung nakita niya ikaw pala susunduin? Natawa siya. Sabi niya, ba't daw ako sumasali sa mga ganun? Pero ano naman, happy naman siya. Kasi nga, at some point, nasusunod na rin namin yung gusto niya na hindi kami kumakapit sa kanya. Yun yung parang pinaka ano eh. Or I can say, unspoken terms namin na Daddy na parang kanya-kanya tayo. Pero hindi mo ginamit yung influencer o connection na sali mo naman sa ganun, so pasok mo kami. To be honest, siguro yung mga bandang ano, nung nagtrabaho po ako ng call center, nung after ko mag-starstruck, nagtrabaho ako sa call center, tapos nagsisalesman ako, itiklop ako sa mga department store, humihingi na ako ng tulong sa kanya noon before. Pero lagi niya lang sinasabi, kung gusto mo talaga, gapangin mo mag-isa. So, mas nagkakaroon ako ng push talaga sa sarili ko na parang to do better, and alam kong kaya naman. Mas hindi ko siya tinitake na disadvantage or parang hindi niya ako tinutulungan. Mas nakikita ko siyang tinutulungan niya pa ako in that way. Kasi so, ganun yung relationship hindi namin. Hindi sumamay yung load mo sa kanya. No, not at all. Kasi ano naman eh, like siguro not financially niya ako tutulungan or connection wise, pero tinutulungan niya ako in terms of wisdom. So mas chine-cherish ko yun sa dad ko na kung hindi niya ginawa sa akin yun, hindi ko maiintindihan or kung paano ko maglalaro sa industriya. Parang ganun. Kamusta na yung relationship niyo ngayon? Ngayon, okay naman. Kailan ko ba siya huli nakita? New Year ata. New Year. Sobrang busy lang kasi. And minsan, since yung fiance ko, nagkatrabaho rin siya sa GMA, kasabaho niya sa Sunday Pinasaya. Si Lovely. Pag bumibisita ako, doon kami nagkikita. Ay hindi, nung nag-guest pala siya sa ano? Lovely Abelia. Yeah, ako si Lovely Abelia. Nung nag-guest siya sa Eat Bulaga ng Bawal Judgmental, yun, nakapag-usap kami doon, nag-catch up kami. Sobrang hindi lang kami nagkakatugma ng schedule kasi ang dami ko ginagawa and pareho rin siya. I'm 21. Chara! 32 po, 32. Kailan yung plano magpakasal nila? Ang plano po talaga namin next year, January. Yun yung parang pinaka gusto namin talagang date. Kasi...
yun nga, nakapagpatayo na kami ng bahay namin. We're planning na talaga na mag-build ng sarili naming family. Kasi meron akong anak. Meron din siyang anak. So gusto naming magkaroon ng sarili namin. Pero yun yung pinaka-plan namin, January. Pero we want to keep it intimate lang talaga. Siguro, sobrang small gathering lang talaga siya. Okay lang malaman kung ilan taon na yung anak mo. Si Nathan, 13 years old na siya. Yeah. Yung kay Lovely. Kay Lovely, 12 years old. So, parang din. Lalaki sa akin, sa kanya babae. Si Chris siya. So, para silang magkuya. Mm-hmm. Parang ganun. And okay naman yung relationship nila. Ayun. Marami nakanood ng nung proposal mo. Gano'ng katagal mo yung parang bigla. Actually, 1 year preparation yun. Nagkamali pa. Kasi... The proposal, 1 year preparation. Opo. Kasi hindi naman po talaga siya dapat mangyari dun sa music video shoot ko. Nang mangyari siya dapat dun sa house blessing talaga ng bahay namin. Kasi galing siya ng Hong Kong from Hello Love Goodbye. Bago siya mag-show sa Riyadh, parang pinauwi namin yung mga kapatid niya from Canada para at least may maka-witness sa family niya and all. Yun nga lang, lagi niya sinasabi, ayoko munang magpa-blessing, ayoko munang magpa-blessing kasi nga kulang pa daw yung bahay, ganto-ganto. So na-postpone. Kaso nga lang, that time, kailangan nang umuwi ng mga kapatid niya sa Canada. So wala akong choice kung hindi dun sa music video. And thank God, parang very supportive naman yung mga close friends namin. Sinabi ko, oh, kunyari magka-cameo kayo sa music video ko. Which is ginamit ko rin naman sila, pumayag naman sila dun. Tapos hindi niya alam. So after nung music video shoot, the usual ako, nagki-thank you ako sa mga tao. Hanggang nung nag-propose na ako. Kala ko hindi siya mag-yes eh. Never. Kasi ang tagal eh, ang tagal niya. Ang promise, ang tagal niya. Alam niya rin naman yung tagal niya. Tapos parang ako, sumugot ka naman, sumugot ka naman. Kasi ang tagal niya sumugot, siguro mga 30 seconds bago sumugot. Tingin mo hindi niya inaasahan talaga? Kasi syempre nagpatayo kayo ng bahay, yeah. In-expect na rin na. Hindi niya in-expect yun that day. Pero, binibigyan niya na kasi ako ng signals eh. Like, tawag kasi namin mommy tsaka daddy na. So parang, dad, basta gusto ko ganito yung ring ko, basta ganito ganyan. So parang ako, yung nagbibigay ka sa akin ng signs, bibiglain kita. Pero alam ko namang ready na kami. And yung isang thing kasi nun, kaya gusto ko ring maging engaged na kami. Para since bago yung bahay namin, at least at some point, hindi kami magmukha lang at some point live-in partners. At least meron ng development doon sa relationship namin. And yun, sa akin din talaga, binibigay yung security sa kanya na, you know, I'm here to stay talaga. Saan ba kayo nagkari pa na nila? Ano po? Sa TV5 po, nung sumali siya sa movie, tapos dancer po ako. Dancer po ako nun sa Philippine All-Stars. Tapos kami nagbabackup. Tapos kami nagkokoryo sa kanila. Sa game show ni... Ay, hindi po. Ano yun? Move It, parang dance competition ng mga celebrities nun sa TV5. Contestant siya nun. Na nun? Wala pa. Nawala na po. Nawala na po yung Wheeling Wheelie na. So, yun. Parang... Matagal na kayo? Yes, 2015. 5 years. Kaka-5 years lang namin ngayon, January. Doon ko siya naspatan. Sabi ko, yari ka sa akin. True enough. Yun, nakapag-usap kami ng matino. After, basta may isang medyo secret yun. Pero 3 days kami nag-usap lang talaga. As in 3 days nag-usap. Masinsinan about life. And then, doon kami nag-decide na... Tsaka na tayo magligawan on the process, pero we stay together na. Tapos... Nauna yun. Pwede pala yun. Well, nangyari sa amin. Ayun. Siguro kasi pareho kami naghahanap ng comfortable, hindi naman comfortability eh, pero yung alam mong meron kang companion din na makakaintindi sa'yo dun sa ginagalawan mo, gusto mong gawin, and yung mga plans mo for your future. Pareho kami nagkaintindihan in terms of life. Tapos yun yung naging one click sa amin na okay, let's be together and then let's work on our relationship. Ang family niya walang resistance. Wala. Same with Elise na rin naman siya, di ba? Yeah. Yung former relationship mo, hindi kayo kasal? Actually, kakaanal lang namin. Kinasal ako noon before, when I was 18. After Starstruck. Yan yun. Buti sa'yo binigay yung bata? Hindi. Salitan po kami. Okay. Yeah. After 10 years. Parang ganun. Ang bata ko pala magkasal? 18. Ano rin naman po kasi, parang sina daddy that time, they wanted, ayaw nilang mangyari sa unang wife ko dati, na yun nangyari sa amin ni na kuya. Ngayon nag-separate, tapos magkakabalikan and all. So, they try to fix it, pero hindi talaga nag-work. Hindi kami, siguro pareho pa rin kaming bata, and may kanya-kanya kaming gusto. So,
we decided to separate ways, tapos go separate ways, tapos yun, in the process, annulment. Pero yun, 10 years na. First apo to si Nathan. Mahal na mahal din. Opo, kapag nadadayo siya dun, kapag yun sa mga one for all, kapag sa may lugar nina, sa Pasay, that time, yun, pinupuntahan niya talaga yung apo niya, ganun. Medyo spoiled siya, actually. Medyo spoiled. Ano mo nang nagawa mo na sa ABS-CBN Bench? Sa ABS po, first po was On the Wings of Love. Doon talaga ako na-discover na, yun nga, nadirekto niya. Tapos, mas nagkaroon ng malaking ingay. Siguro din, sa ano eh, sa support na binibigay namin that time kay James at kay Nadine. Tapos po noon, after ng Otwall, I did Casey and Lim. Sa kanilang dalawa ni Kim Chu. Oh, yung sa Island. Yun ba yun? Sinute sa Island, I mean. Ay, hindi. Ano siya eh, parang nasa state sila nun eh. Parang ganun eh. Nakalimutan ko that time. Tapos Super D. Tapos nagpunta na po ako ng Provinciano for almost 3 years. Pa 3 years na. So nga lang that time, in-offer ako ni Sir Deo. Nakakailanganin niya ako dun sa soap ni na Piolo, ni na Empoy, ni na Alessandra. So I was jumbling 2 shows at that time. And siguro, dahil mas kailangan ako dun sa, since I found you kay na Piolo, tinanggal muna ako sa Provinciano. So actually hanggang ngayon buhay pa ako eh. Ay Cox, I miss you. Buhay pa ako dun eh. Pero ayun, after ng since I found you, nagkaroon na ng puro guestings po eh. Paglaban mo, MK, ano pa ba? Sandugo, Once Upon a Time. Tapos yung recently was Kadena ng Ginto. After Kadena ng Ginto, ito, I'm doing 24/7 with Julia. Ang dami ah. Sobrang... Tinitext mo ba si Coco?